Welcome back mga kabutingting. For today's video, meron tayong gagawin ngayon. So napapansin nyo, laptop po yan na maraming sticker. So ito ay galing pa ng Cavite. Pinalalamove sa atin. Yung may-ari nito from Cavite, then lumuwas siya ng Manila. Ito po ang story niya. Ang may-ari po nito from Cavite, lumuwas siya ng Manila dahil may bibilin lang siya sa parang ongpin. Then dinala niya po ito, dala-dala niya. Pagdating po dun sa ongpin, dun siya nag-book ng lalamove. So actually hindi po siya ang nag-book kasi wala po siyang app sa cellphone niya. Sabi niya sa akin, pwede bang ikaw na lang mag-book para ma-pick up mo yung laptop dito sa akin. Nandito ako ngayon sa Ongpin, sa Santa Cruz. Santa Cruz ba yon? Basta, sa Ongpin. Alam niyo yun, di ba? Yung Ongpin, yung bilihan ng mga gold dito sa Manila. So, nagpunta yung may-ari nito sa Ongpin, dala-dala to, then pagating doon, pinabook niya sa akin, sabi niya, i-book mo, pa-pick up mo rito. So, yun nga, dumating sa atin tong laptop na to. Ang problema po nito is hard drive. So, na-check ko na siya, pero papakita ko rin sa inyo kung ano yung main problem niya. May display naman siya, kaso ano, ang problema, hindi siya nagdiretso sa Windows. So, papakita ko po sa inyo kung ano yung main problem. Ayusin ko lang yung camera natin. Yeah. So, yan. Kita ba? Laki kasi ng laptop nito eh. Ang may-ari. So, buksan natin. Ayan po siya, mga kabutingting. Kung napapansin nyo, puro sticker din dito. Tapos, may sira na mga, ano, na pads. Keypads, may sira siya. Check natin, sasaksak natin yung ano yung charger niya. Para makita niyo po. Kapit natin yung charger. Then click natin yung power button. Ayan naman, nag-ano naman siya. Ayan, nabuhay naman. So, yan. Ganyan lang siya. Taas natin ilaw natin. Ayan. Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press any key. So, kahit i-press natin yung key niyan, wala pong lalabas dyan. Kasi, sira po yung Windows. Then, check natin yung, ano, yung BIOS nito. Saan ko ba pwedeng lagay ito? Ayan, dito na lang. Ayan, check natin yung bababa ko lang po yung camera natin, ha. Masyadong mataas eh. Yan, para kitang-kita nyo. Para makita nyo po. So, check natin yung yan, no. Paulit-ulit lang siya, ganyan. Ganyan lang siya. Pag Control-Alt-Delete natin, pasok tayo sa BIOS niya. Tingnan natin kung nade-detect yung hard drive. So, yung specs ng laptop na to, hindi siya ganun kataas. So, Intel Pentium. Zoom natin.
Yan, Intel Pentium. Yan. Meron siyang 4 gig or 3 ba yan? 3 gig. 372 MB. Anyways, meron siyang ganun na yan yung specs niya. Pag-check natin yung hard drive niya. Tingnan natin kung na-detect yung hard drive niya. Ayun, hindi na-detect yung hard drive niya. Punta tayo sa SATA configuration. Medyo nag-blur yung ano ko. Ayan. Punta tayo sa SATA configuration. Ayun. Hindi na-detect yung ano niya. Kasi kanina nakalagay rito. Yung hard drive niya is 0.0 gig. Na-check ko na to kanina eh. Pero sa ngayon, hindi naman siya na-detect. Actually, yung picture niya, sinend ko na sa may-ari. So, talagang nagmamalfunction po talaga siya. So, I suggest dun po sa may-ari na gawin nating SSD para mas bumilis. So, ang gagawin po natin ngayon is i-upgrade natin siya from HDD to SSD. Nag-blur. I-upgrade natin siya from HDD to SSD since naka-Intel Pentium lang siya. Tapos, sorry po ah, medyo nag-blur po yung ano natin. Yung video. Yan. Yan na, malinaw na. Para bumilis po yung laptop niya. At magamit niya po ng normal. Usually, gagamitin niya raw ito sa, sabi niya gagamitin niya raw ito sa barko eh. So, ang gusto niya, hard disk nga lang ipapalagay. Meron pa siyang isang pinadalang ano eh, laptop na pwedeng pagkuhanan ng pyesa. Kaso nung nakita ko, sobrang old model siya. Hindi ko na siya ma-advise na kumuha kami ng pyesa doon at ilagay dito yung hard drive niya. Dahil yun nga ay sobrang old model, tas ito hindi naman ganoon kataas ang specs. Ba't ilalagay natin yung hard drive niya, di ba? So I suggest gawin na lang nating SSD. Para bumilis. So, lalagyan natin ito ng SSD. Re-reprogram natin. Then, tingnan natin kung ano yung magiging result. And performance ng ano ng computer na to. Since, ano siya, ayan o. Intel Pentium. So, kahit pa paano naman, bibilis to. Kasi, naka-SSD na eh. Okay? So, let's start. Ayan natin yung camera. Tututok ko na lang dyan. Medyo malaki kasi yung laptop niya. So, patayin na natin to. Then, gawa tayo ng tanggalin natin yung hard drive niya. Hindi mahilig sa sticker yung may-ari nito ah. So, isin natin yung camera. Yan. Nakikita nyo ba yung mga alaga ako nagtatakbuhan? Kitang-kita sa camera. Okay? So, mag-ano lang ako. Lalagyan lang tayo ng ating gloves dahil mag-o-opera tayo ng computer. Wait lang po ah.
Okay. Buksan na po natin siya. Kulang ng screw yung kanyang laptop. Ayun na nga. So, tanggalin natin to. Linis na rin natin. Linis na rin natin to. Since marumi. Dami niyang alikabok. Tanggalin natin to. Siyempre para ano, para matuwa sa atin yung may-ari kasi gagamitin niyo raw sa barko eh. Lagyan na rin natin ng thermal paste para Pasko naman eh. Give love on Christmas Day. Linisin natin. Samahan na natin ng linis para matuwa sa atin yung client natin. So kung napapansin nyo, ayan siya mga kabutinding. Linisin na natin. Malay mo, may mga kasama niya sa barko ay ma-repair tayo, di ba? So maganda yung maganda yung ginawa natin. At least matutuwa yung mga customer. Kumbaga, ano to eh? Out of scope, kumbaga. Ang tatrabahuin lang dapat natin is yung hard drive niya, yung SSD niya. Then okay lang, tapos na tayo dapat doon. Eh pagbukas ko nakita ko marumi siya, nilinis ko na rin. Kaya nga nasabi ko, magpapasko. So give love on Christmas Day. Yan o. Magkakos ng overheating yan. So, kailangan linisan natin yan. Kasama na natin sa ano natin to, sa repair. Tanggalin ko lang to sa ano ah. Sa labas ko na i-brush. Wait lang mga kabutingting.
So ayan, kabuting-ting nalinis na natin. Malaking bagay ito, makakatulong ito sa ano, yung overheating ng laptop. So linisin din natin ito. Tapos kung napapansin nyo yung ano niya, papakita ko sa inyo mga kabuting-ting. Ayan o, tuyot na. So yung thermal paste niya wala na pala o. Kailangan talaga siyang lagyan. Kasi baka mamaya, nasa barko siya, ginagamit niya to. Tapos eh, biglang nag-overheat. So syempre, maantala yung pagkatrabaho niya. O kung ano man yung ginagawa niya sa barko. So kailangan, ayusin na rin natin yan. Tigas na nga yun. Tatanggalin ko lang ito mga kabuting-ting. Parang naging simento na eh. Grabe, tutong na. Sobrang tuyot na siya. Oh. So, nilinis ko na siya, kabuting-ting, oh. Tuyot, eh. Para ng, ano, para ng sinimento. Ganun siya ka katindi. Pati dito, oh. Ayaw na matanggal. Anyways, lagyan na lang natin siya ng thermal paste. Malay mo, bigyan tayo ng bonus nung ano niyan. May-ari niyan. Nakita yung trabaho natin, di ba? So, nobody knows. Tuyot na talaga siya, oh. Magkukos ng overheat yan, eh. Sama na natin yan sa pag-repair natin para customer satisfied. Okay.
Check na natin siya. Swabing-swabe, mga kabuting-ting. Para kahit 2 years siyang di umuwi. Hindi agad-agad matutuyuan yan. Habit muna natin yung mga screw, mga kabuting-ting, ha. Then saka natin ilagay yung ano, yung SSD natin. Tanggalin din natin. Kunin na natin yung SSD natin. Buting-ting para ready na natin. So, ito siya. Tataas ko lang yung camera natin, ha. Medyo ano eh. Para kitang-kita. So, kapit natin to si SSD. Buksan natin, silyado yan, kabuting-ting. Brand new po yan. Seryado, bago. Bagong-bago. So, ikakabit natin. Tanggalin muna natin itong case. Ganito lang po mag-upgrade ng ano, ng hard disk to SSD. So, ang repair natin sa ngayon, mga kabuting-ting, is ano, more on ano tayo. More on software and upgrade. Kaya kung mapapansin nyo, wala tayong masyadong repair ng ano, motherboard issue. Thank you.
Ayan. So, lagyan mo natin yan dyan. Kabit natin itong SSD. Okay. Okay na. Lagyan muna natin itong hard disk ni customer natin. Ano pa? Okay na, nakakabit na. So, ibalik na natin. Pero kailangan linisin ko muna to. Dami rin palang alikabok. So, yan o. Oh. Dito ko na lang sa labas linisin. So yan, kahit pa paano, natanggal yung dumi niya, yung alikabok. Ma'am, kapit na natin ito, kabuting-ting. Kanina nakaangat siya. Lagyan na rin natin ito ng ibang pagmilyo. Hindi natin meron akong makukuha. Nilagyan ko na siya ng screw ha. Kabuting ting ha. Okay na yan. Okay, ang gagawin natin ngayon, kabuting ting, is ipoprogram natin siya. Siguro naman, alam nyo na yung pagpoprogram. Nakita nyo na yung mga pinormat natin dati. So, ayan. Kapit natin to. Kunin natin yung installer natin. Mahiwagang installer. Saan na yun? Wala rito. Nasaan yung mahiwagang installer natin? Wait lang, kabuting-ting ha. Na-misplace ko yata yung mahiwagang installer. Ayun. Kabit natin dito. So, power on. Boot sequence. Ito muna tayo sa BIOS. Tingnan natin kung madidetect yung SSD natin. Ayun. Kabuting ting kanina wala yan, no. Kita nyo? Dito ma-zoom. Ah, nakalagay RAM sta SSD 256 GB. So, ayan.
Kanina wala yan. So, try natin siyang i-format. Setup natin. Haba natin konti. Sensya na kayo sa aking camera ha. Medyo magulo. Yan, okay. So, punta tayo sa ano niya. Ayun, naka-enable na pala yung legacy. Punta tayo sa boot sequence. Gawin natin tong ba't di nakikita yung ano natin? Hindi nakikita yung USB. Flash drive natin, hindi nakikita. Ayun. Punta natin yan. Enter natin. Yan na. So, magpo-format na yan. Tayo natin. Linisin na rin natin itong keyboard niya, oh. Mamaya na lang. Baka may mapindi tayo. So, antayin lang po natin na lumabas yung Windows logo. Yan na, kabuting-ting lumabas na. Natin yung next. Install. Accept. Next. Format muna natin para ano, sigurado. Delete. Then delete. Next. So yan.
So habang nagpo-format tayo kanina mga kabuting ting, sumaglit lang muna ako ng subo ng tinapay. Nagutom po si kabuting ting nyo. So siguro kabuting ting iano ko na lang to para hindi siya kumain ng oras. I-post ko muna then installation na lang ng ano ng driver ang ipapakita ko sa inyo. So ayan mga kabuting ting. Natapos na yung reformat natin. Install muna natin yung driver niya. Ayan, install muna natin siya. Select all. Install. So ayan, mga kabuting ting. Habang nag-install tayo, connect natin siya sa Wi-Fi. Password. Mali na naman. Hindi kaya may problema ang keyboard niya. Sabihin muna natin para hindi makita yung password. So ayan, connected na yung Wi-Fi natin. Hindi ko alam. Nalimutan ko na eh. So install muna natin yung driver. Ayan,
nag-i-install yung driver niya pag ganyan. Ayan na. So habang nag-i-install tayo, why not mag-download na rin tayo ng browser or browser and any other application na kailangan niya. So, ayan. Sana. Sana di nag-download. Yun. Pala ko wala eh. Yes, Summer. Anong problema natin, nak? Hmm? Summer ko, oh, nangangalabit. Bilis na yan, kabuting-ting. Download tayo ng mga kailangan niya. Ano? Mabilis oh. Uy, na-disconnect tayo. Why? Why? Oh, why? Tuloy natin ito. Sige yung error niya. Download tayo ng VLC. Magkano, Han? 110. So, ayun. Tapos na yung driver installation natin. Gagawin naman natin is install natin yung mga kailangan niya. Install na muna natin itong mga basic application.
Dadaluhan natin yung ano. Ah, yung reader, hindi pa natin na-install yung Adobe Reader. Yung Microsoft Office natin, meron na to eh. Naka-install na siya. Ayun natin dito sa ano. Taskbar. PowerPoint. Taskbar. Hindi, wala. Microsoft Word. Ayan. Check natin kung naka-install na. Meron na siyang Microsoft Office 2021. Installan natin siya ng ano, ng pang remote. Para in case meron siyang concern, kahit nasa barko siya, kung malakas ang internet niya, pwede tayong mag-remote sa kanya. Pwede natin siyang i-remote. Malay mo, iba mga kasamahan sa barko nun. Magpa-remote din sa atin. Diba? Sayang din naman. Na-install na natin si AnyDesk. Lagyan natin siya sa gilid. So guys, ano na ngayon? December 4. So 21 days na lang. Papasko na. Yan. Ang ginagawa natin is tinatanggal natin yung mga ibang files na hindi niya kailangan. So kumakain din siya ng space eh. Defrag na rin natin si SSD. Ganyan ginagawa ko pagka unang ano, format. Dinidefrag ko na siya.
Tapos, dinidisable ko na rin yung update. Kasi ako, hindi ako masyado nagtitiwala sa Windows update eh. Minsan, pagkatapos ng update, pag-restart, blue screen na. O minsan naman, hindi siya blue screen, black screen. Yan, tapos na yung ano natin. Okay. Config. Set up natin ito. Para mag-perform ng mabilis. So, dalawa. Maximum niya is 3. Okay. Yan na, oh. So, yun, mga kabuting-ting. Delete natin yung ating mga dinownload. Bilis niya na, oh. Check natin yung aking, ano, installer. Then open natin si at nakakaubo yun. Protected yung Windows niya. Try natin magbukas ng YouTube. Oh. One click lang, labas na kaagad, oh. Siyempre, punta natin yung site natin, yung channel natin. Tingin ko okay na to, goods na to, mga kabuting ting. Restart lang natin. Para sigurado tayo. Restart. So ganun lang kabuting ting kung plano niyo mag-upgrade ng from HDD to SSD, ganun lang po. After nyo siyang mapalitan ng SSD, then reprogram nyo lang. Kung hindi po kayo marunong mag-format or mag-reprogram, check nyo po yung YouTube channel ko. Meron po akong ginawang tutorial doon, how to reformat yung computer. Tapos, ano yung mga gagawin mo after mo siyang ma-format. Kailangan mo install yung driver, ganun. Then, follow nyo na lang yung instruction, makikita nyo naman yon. So, itong computer nito, mga kabuting-ting, wala siyang battery. So, charger lang ang meron sa kanya.
Ayun, kung mapapansin nyo, ano na siya, oh. Mabilis na siya. Kasi pagka ganyan Intel Pentium talaga or Intel Celeron, kailangan mo talaga dyan i-upgrade. Upgrade ka ng HDD to SSD. So yan mga kabuting ting, oh. Tayo. Yan mga kabuting ting, tingin ko okay na to. So magagamit na to ng ano ng may-ari. Kahit tumagal kasi una nilinis natin yung ano niya. Ito lilinisin ko na lang din yan. Kung mga kabuting ting yan. Yan lilinisin natin yan. Linisin natin yung mga ano na yan. So, pag nilinis yan, papatay na lang natin yung computer. Shutdown muna natin. Para after natin malinis, matutuwa sa atin yung customer natin. So, yun, mga kabuting ting, maraming salamat. Thanks for watching sa ating mga video. Kung meron po kayong gustong iparepair na desktop or laptop, pwede po kayong mag-message sa atin. Sa ating YouTube channel. Then, makikita nyo naman po yung information nyo, yung information kapag nag-message po kayo sa akin. So, yun lang mga kabuting ting. Di ko na po pahabain dahil marami na rin naman po akong ginawang ganitong video. So, maraming salamat and have a nice day po sa inyong lahat. God bless po mga kabuting ting. Bye-bye!